Hi guys, good morning. Welcome back to another video. Say hi. Hi. Good morning. Good morning. What are you doing? I am helping Papa. You are helping to Papa? Yes. O yan, aga-aga ito. Bubungkal si Asis. Ako busy sa loob ng bahay. Ulo ako ng gatas at saka magluluto ako ng kanin. Ulam. Tapos maglilinis din. Anak, not there. I plant something in that part. Kunti lang naman hanggang dito lang. Itong ano. Ay, oh, hanggang dito. Hanggang dito. Tabi ng coriander. Danya. No, no, no. I have plant there. Shh, Asher. Magtatanim tayo ng radish, guys. Konting radish lang itatanim natin. Where I will plant radish? There? Side? Yan. So, ganitong kadami lang yung itatanim ko na radish. Konti lang siya. So, in between? Bahala na kung in between or ano, basta dyan. Tatanim tayo doon. Hi guys! Kabali ano, kadarating lang namin. Inihatid namin yung pinsan ni Asis sa Devinagar. Doon, malayo. Ang biyahe namin sa tuktok ay 1 hour. E ano pag-uwi namin, dinaanan namin si Naama sa Tari. Sa loob ng village, ng isda sila. Bali, 5 sila na dinaanan namin. Yes. And yun, kadarating lang namin dito sa bahay. And medyo napapagod ako sa biyahe kasi yung Devinagar na pinsan ni Asis medyo malayo. Siguro kapag motorcycle na sa 45 minutes. Pero dahil nga tuktok, nasa 1 hour mahigit yung biyahe namin. Yes, okay. And ililipit ko tong ano, itong mga pinggan-pinggan namin at ano, may mga nahuli naman si Ama. Hindi siya masyadong madami. Siguro isang bowl din yung ano, yung mahuli ni Ama na isda. Nangisda din sila kahapon. Bali, ng umaga, umalis siguro sila mga 6 o'clock ng umaga. Okay naman? Ang layo nga lang. Sabi ko, paano nila natuntun yung ilog na yun doon sa village ng Tari? Sobrang layo. Bali, 5 sila. Kasama niya yung pinsan. Kasama niya si Roman at saka yung asawa niya. Sabi ko nga, sino yung nagbantay sa baby nila? Kasi may baby yun sila eh. Siguro si ano, tol mami. O baka yung ano, kapatid niya. Bukas, may pasok na. Start na naman ang school ng mga bata. May snails pala ako dito. Nahuli ni Ama kahapon. Kunti lang. Ayan o, kunti lang siya. Bali, binabad ko siya kahapon. Nang maghapon, tapos magdamag. Pwede na siguro itong lutuin. Yung ano to, yung mahaba, buntok. Yan yung lulutuin ko. Na ulam namin. Tapos magluluto na lang ako ng gulay. Napapagod ako sa biyahe. Grabe. Pero masaya kahit papano, nakagala. Nakagala kami. Tagal namin hindi nalabas. Yun nga, buti sinama kami ni Asis. Magligpit lang ako, guys. Balikan ko kayo.
Kain tayo guys, fried momo. Bumili si Asis, idinaan niya dito sa bahay. Pag inihatid pa siyang tao papuntang para sa ayan, yun nga sabi niya, babalik siya para kumain. Nakakagutom din ba? Yublo anak ko, because it's hot. Fresh cook kasi siya. Yublo! Isda at saka may mga hipon. Ang luto niya ay Nepali style. Ang sarap nung hipon. Ito yung nahuli ni Ama kanina. And binigyan niya si Asis. Binigyan niya kami. Maanghang. Hindi naman pwede kay Asher. Pero ang sarap niya. Tuyo yung pagkakaluto niya. Oh. Sarap nung hipon. Maliliit nga lang. As in sobrang maliliit. Pang ano siya? Pang ukoy na shrimp to. Yung laki nung shrimp pang ukoy. Pero okay na din. At least nakatikim ng shrimp. Yan. Hindi man siya malalaki kagaya sa atin. Pero at least, nakakatikim tayo ng maliliit na hipon dito. Walang dagat pala dito sa Nepal, guys. Ito, niluluto ko na yung snails na nahuli kahapon. Hindi ko mabuksan. Ayun. Ayan, pinapakuluan ko, as usual, Nepali style na medyo maanghang. Nilagyan ko ng ilang sili. Ayaw ni Asis yung may gata. So, no choice, Nepali style yung luto niyan. And dahil hindi pwede si Asher dyan, maanghang, meron tayong chicken. Magluluto ako ng nilaga. Ay, tinola. Nilaga. Tinolang chicken ang lulutuin natin. Ulam ni Asher. Yan. Guys, good morning. Welcome back to another video. Kaalis lang ni Asher. Kasusundo. Nandito si Asis. Ito yung ginagawa ni Asis ngayong umaga. Inaayos niya itong sa may likuran. Para may konting space kami dito ba. Yan. So, yan yung pinapatag niya. At saka yung mga ibang buhangin doon. Siguro bukas o sa susunod na araw, magpapatrabaho kami dito sa likod. So, kailangan niyang ayusin. Dapat hindi magalaw yung ano doon, yung pananim. And, Papa, I have tomatoes there. Ay, napakapakan na. Yes. Ay, tomatoes. May dalawang square ako nilagay doon para sa tomatoes ko. Yesterday, I removed water channel. Because the mats ko nilagay. Nakatapos na kami dyan. Okay na. Kapatrabaho kami dito sa likod. Baka bukas o sa susunod na araw magpapabubong kami. Ha? Ang ganda ng itsura niya. Parang mga turon. Ayaw lumaki nito. Ililipat ko kaya. Alam nyo ba guys, yung aratiris namin, nung nag-treasure si na ama, yung mga tao na nagtrabaho, akala siguro damo, pinutol, binunot. Wala na kaming aratiris. Ayaw niyang lumaki. Di ko alam kung bakit. Huh? Pero yung isa na nasa paso, malaki siya. Pakita ko sa inyo. Sarap nito eh, yung talbos, ayan. Hala, may mga ano na siya, bunga. Pero ayaw niya kasing, tingnan niyo oh. Oh? May ganyan na siya, yung butlig. Papa, this one enough at the back? No. This one, the ano, steel bar? Apat lang kasi yan. Pero mahaba siya. They want to buy, but sobrang haba niya itong steel bar na to. Ang mahal nito per ano, per bundle. 13,000. No. 15 pieces to dati. Ito yung ginamit nila sa bathroom. May apat na natira. Gagamitin namin to sa ano, gagamitin namin to sa likod. Ang lago na ng aking strawberry. Let's.
Ito yung sinasabi ko sa inyo, oh, ang laki. Tingnan nyo, ang laki niya, oh. Pag inilipat ko to, kailangan niya ng aakyatan. Maglilipat ako nito, eh. Oh. Ay lang, bakit ang liliit ng kanyang dahon? Hindi yata ito nabubuhay kapag winter. Yun lang. Baka hindi siya mag-survive kapag winter. Wala akong idea. Itinanim ako dito na dates. Natubo ang dates sa Pilipinas kasi yung buto, nagtanim si papa ko, tumubo siya. Di ko alam kung ano, nag-survive. Ay, yun pala guys. Naku, ingat po tayo. Yun, may malakas na bagyo sa atin, no? Nag-try ako na tawagan si papa ko kahapon. Siguro wala silang kuryente or walang, eh, walang internet. Hindi ko sila makontak. Pero kasama ang... Alam niyo yun? Grabe ang daming... Grabe talaga ang bagyo sa atin. Kakatakot ang bagyo sa atin. Ang daming natitinsala. Kaya ingat po tayong lahat. And yung ating talong, hinarvest ng pinsan ni Asis yung talong kahapon. Hiningi niya, inihatid namin ba? Pinaharvest ko na kasi hiningi niya kung pwede daw niyang kunin. Sabi ko, oo, sige, kunin mo na. Although mahaba to, mahaba ang bunga nito. Pero may mga bunga pa naman, o marami pa naman siyang mga maliliit. Kailangan ito matransfer sa lupa, ang dali niyang matuyo. Ito din, o, ang laki-laki na niya. Kailangan ko ding maano yan. Sabi ni Asis, ang dami kong trabaho ngayon. Hindi na siya pamamasada ni Asis kapag may tumawag. Saka siya pupunta kasi nga may mga... Ha? Very big house with potato, yes, I forgot. It's there. Have there, oh, I cannot dig. There. What's yung natin? Have for ano. May sweet potato ako, guys. Yung nandun. I know. Ayan. May ano, may trabaho tayo, guys. Kasi nga. How many gravel we need here, Papa? 5 enough? I don't know, Mommy. We will put from here to wall there. Yes. 200 hollow blocks. Enough? Back and front? 200? Because happy roads a little also. Mas okay na, Papa. It's okay. I have more there. Ayan, tignan natin yung isa doon. May ano nakuha ko, sweet potato kahapon. Hi guys, good evening. Naku, pasensya na. Ngayon na lang ulit ako nakabalik para mag-video. Medyo napagod kami ni Asis maglinis dyan sa gilid ng bahay. Nagtanggal kami ng mga bato, nilagay namin sa harap ng bahay. Tapos yung mga ibang buhangin, nilagay dito sa harap ng bahay. And yun nga, ang cook natin ngayon ay si Asis. Sitaw, galing kay Ama, binigay niya kanina. Ang lahok niyan ay patatas. Ginisang sitaw. Yan na yung magiging ulam namin. And yun, yan lang. Ito lang yung nangyari sa aming araw na to. Naglinis-linis lang kami sa gilid ng bahay. Kaya wala akong masyadong video. Tapos yung video ko kahapon na hindi ko na-upload kasi hindi natapos. Gawa nga ng naghatid kami sa pinsan ni Asis kaya hindi rin ako nakatapos ng video. So, yun guys. And yun guys, before ko i-end ang aking video for today, magsha-shoutout po na ako as usual. So, shoutout to Sherwan Kumar Maharjan na taga Suyambu, Kathmandu. Greetings from Jocelyn Linggayo. And shout out kina Pia Piyong, Johan and Amber. Happy happy birthday to Miss Vilma De Vera. Birthday po yata niya kahapon, October 30. And shout out to Miss Teresita Sudoy. Shout out din po kay Miss Nene Villa ng Caloocan. Shout out to Red Mommy TV na Tagalaunyon naman. And shout out din po kay Miss Maria Corazon Reyes. This is my real life. And shout out po sa mga seniors na True Friendship ng GMA Cavite, batch 78 po. Shout out po sa inyong lahat. Greetings from
Nympha Sinete. And shout out to Miss Jenny Lapus, kay Miss Loida Esquivel Manalugot, kay Miss Janet Manioso, and happy birthday kay Rian Mondehal. Birthday din po niya kahapon, October 13. And kay Miss Joyce and kay Miss Helen Ofamen. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. And syempre, happy birthday sa friend ko na si Marisol Lopez. Birthday niya today, October 31. And sa inyong lahat, guys, thank you so much. So, i-end po ng aking video, guys. Thank you again for watching. And see you tomorrow. Bye, everyone. And God bless us all.